We are charging you with kidnapping, Mr. De La Rosa. Yun lang ang kaya nyo? May hawak na kaming DNA results proving that Antonio is Cara's biological father. Ang ibig sabihin, may karapatan siya kay Cara. Ayon sa ating batas, hindi nyo pwedeng kasuhan ng kidnapping si Mr. Antonio laban sa kanyang sariling anak. But despite of that, the client is offering 2 million pesos para tapusin ito. To settle everything, ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Teka muna, wala namang usapan ng pera. Wala akong pakialam sa pera. Tama si Mr. Suarez. Hindi pera ang kailangan ng kliyente ko, Mr. De La Rosa. Maayos na usapan ang hinihingi ng kliyente ko. At kung ayaw na yung mag-settle? Mabibilitan kaming kasuhan kayo ng falsification of public documents dahil pineke nyo ang mga identification records ni Cara. That's a public crime, Mr. De La Rosa. At kapag ito ay nakarating sa piskalya, malalaman at malalaman ito ng mga tao, lalo na ng asawa mo. Pero may consent ni Cara ang lahat ng ito. Am I right, Ms. De La Rosa? The fact na alam ni Cara na pineke ang papers niya, madadami siya sa kaso. Pwede siyang kasuhan at pwede siyang makulong tulad ni Antonio. Ano, Laura? Ipagpapatuloy ba ang kaso? Kaya mo bang ikaw ang maging daylan para sa pagkakulong ng sarili mong anak? Napakawalang hiya mo! Napakawalang hiya mo, Antonio! Napakawalang hiya mo, Antonio! Po, tama na! Ako po yung nagdesisyon na sumama kay Daddy noon. Ako po yung ugat na problemang to. Kaya ako po magtatapos. Cara! Ano sinasabi mo? Nakapag-desisyon na po ako. Para po sa ikakatahimik na lahat, aalis na lang po ako.